Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Issue rin po ba ng motor nyo yung palaging lobat? So kahit na ipakarga natin o palitan natin ng baterya, eh lagi na lamang lobat. So ang modelo natin ay Euro 150. Ngayon kung ikaw ay may Rusi 125, Rusi 150, Euro 125 or Euro 150 SIM, Motoposh, o mga China brand, halos pare-pares lang naman po sila ng wiring, mga boss. So sa videong ito, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano natin solusyonan yung ayaw magkargang battery. Itong motor ni boss, Euro 150, so wala naman siyang problema. So sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin isa-isain kung sira ba yung ating stator or yung wiring lang. Sira ba yung regulator o yung wiring lang, kaya wag na natin patagalin at simulan na natin yan. At dito sa kanyang socket ng stator, mga boss, may makikita tayo dyang kulay pink at yellow. Ang pink at yellow, yan ang ating i-troubleshoot. So gamit yung ating test light, naka-negative yung clip, sundutin lang natin yung kulay yellow, tsaka natin ipatadyak. Dapat po yan hindi iilaw. So ilipat natin sa kulay pink, naka-negative din po yung clip, dapat hindi iilaw. So ibig sabihin, good po yung ating stator, hindi sunog yung ating charging. So isunod naman natin dito, linagay ko lang yung wire dun sa kulay yellow, tsaka sinundot ko yung pink, dapat iilaw naman po yan. At sa pagkakataong yan, mga boss, ibig sabihin, good po yung ating stator at pwede na nating ibalik yung socket, tanggalin natin yung bangko at yung tangke, doon naman tayo sa papuntang regulator. At ayan na nga, mga boss, magic, natanggalan natin yung kanyang bangko, yung kanyang tangke. Hanapin lang natin yung socket ng kanyang regulator, tutumbukin din natin dyan yung kulay pink at yung kulay yellow. Sa pamamaraang yan, mga boss, malalaman natin kung putol ba yung wiring from stator to regulator. So linagyan ko lang, pinasok ko lang yung wire sa pink, tsaka sinundot natin yung yellow wire. So tinadyakan, umilaw. So ibig sabihin, good yung ating wiring from stator to regulator. So sinundot ko lang, good naman siya. Ngayon, ibalik na natin yung ating socket. At yung dulo ng ating test light, ilagay lang natin sa negative. Tapos hanapin natin yung red wire dyan, galing yun sa ating regulator. Papatadyak natin, dapat maglalabas ng positive supply. Sa pagkakataong yan, naglabas, ibig sabihin good yung regulator. In case na walang linabas yan, either naputol yung wire or sira na po yung regulator. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.